Kailangan mo na bang makalipat kaya ang hanap mo ay furnished house? If yes, para sa iyo ito, kaya panoorin mo yung video up to the end para makita mo kung gano'ng kaganda itong bahay pati mga gamit. At mag-start na tayo, pupunta tayo dun sa fasad ng iyong future house. Let's go! Another feast for your eyes, because for today, we will explore this brand new modern furnished house here in BF Resort Village, Las Piñas. My name is Eva and I am your real estate broker friend. Now let's start the house tour! The lot area of this property is 211 square meters at ang floor area niya about 291 square meters. At facing north ang orientation ng iyong house, pasukin agad natin! Ang ganda rin ang location ng future house mo kasi ang lapit lang sa main garden ng BF Resort Village at meron ka ditong pocket garden. Ito ang iyong double door na main door, pero punta muna tayo sa iyong two-car carport. Actually, kasha dito kahit yung malaking SUV. Tsaka covered talaga yung iyong parking. Meron ka pang design dito. Ang ganda. Tapos, ito. Up to here, oh, talagang covered na covered ang iyong sasakyan. So, kahit umulan man, umaraw, very safe ang iyong mga cars. Also, meron ka ritong way papunta sa iyong kitchen. Ayan, yung tong hall na to. May light din siya. Ayan, ang liwanag, oh. So, kung galing ka sa market, papunta ka ng kitchen, ayan, merong access dito. Pero papasukin na kagad natin para makita mo na ang furnished house mo na talagang brand new. Andito tayo sa porch. Ang cute ng mga sconce light. May mga design siya. At meron kang automatic door knob here. Bago ko nga ipakita ang iyong future house, syempre request ko rin na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos na magagandang bahay. At pasukin na natin! And welcome to your modern, stunning, brand new house. Ito, lalak na natin siya. Meron ka pang another lock here, oh. And this is your foyer na may mirror. Ito nga yung na-appreciate ko sa developer ng bahay nito. Naglalagay talaga siya dito ng mirror para bago ka lalabas, makakapag-outfit check ka muna. At malaki yung kanyang mirror. Kitang-kita mo ang iyong beauty. Tapos meron ka rito mga fluted panel na design. Tapos meron ka pa rito ng coffee table at saka chair. So, habang naghihintay ka sa mga family members na matagal magbihis, ay pwede ka magstay dito for a while. Tapos may mga design din, no? Ito, pwede kang maglagay ng, I think, pwedeng buffet table din or pwede naman shoe cabinet kasi malaki pa tong space na to. So, para sa akin, medyo sizable ang iyong foyer. At ito na kagad ang iyong furnished, fully furnished living room na may mga brand yun na, I think, mga Ashley yung brand ng mga sofas, yung mga high-quality sofas to. So, may two-seater ka, tapos meron ka ditong three-seater, up to four-seater yung kasha dyan. Meron kang cute na center table. At na-appreciate ko kagad itong TV na ready na. Siyempre kasi meron tayo ditong Wi-Fi. Kaya pwede na tayo kagad manood ng YouTube, ng Netflix, 65 inches. TV brand yung may mga plastic pa rito. So, ito na yung pinaka-entertainment area mo, yung living room. At pag tumingala tayo, kita mo naman talagang kapansin-pansin yung kanyang ceiling treatment ng mga wood design. Ito pa yung mga ganitong style, oh. Parang talagang alam ko itong bahay na to pinag-iisipan ng husto ng architect, ng interior designer. Kaya ang ganda ng kinakalabasan ng iyong house. So regular yung shape ng iyong living room. Tapos nadi-divide siya ng mga slabs na to. Meron kang combination na meron ditong wood, meron ditong I think this is what you called it. Sige, lagay nyo na lang sa ating comment section. At ang ganda naman ng iyong buffet table. Ang cute ng mga nakalagay na design. Actually, nakakatulong nga itong window na to para yung view mo dito, ayun na yung mga plants na mga vertical. So parang it adds beauty to your house pag nakakita ka ng mga greens. And what you see is what you get. So everything here na nakikita nyo, kagaya nitong magandang buffet table is included. So ito ulit yung sinasabi ko, yung nagdi-divide ng space ng living room and ng dining area. Meron siyang, I think this is a tiles ba? Kaya lang kasi isang mahaba siyang slab eh.
marble type. Oh, this is wood and this is tiles. And meron ka na kagad ditong powder room. Tignan natin. Under the stairs. Cute siya. Actually, ang powder room para sa mga guests. Yan, meron kang exhaust. Ang ganda ng sink. Pati ng mirror. Ito kasi yung personal space ng iyong mga guests. Kaya kailangan lagi talaga siyang presentable, malinis. Kagaya nga ng powder room na to. At ito na agad ang yung dining area. Nakapansin-pansin yung double height ceiling. At syempre, itong ating chandelier na ang ganda rin na tatlong mga malalaking lights dyan. Tapos, this is an 8-seater dining set. Ganda rin itong kanilang table. At look at the design. Meron ka ritong mga fluted panel. Tapos, ito. Cute nitong mirror na to. Actually, isang mirror lang yan. Ha. Mukha lang siyang magkakahibalay. Pero, it's just one piece mirror. At fully air-conditioned dining area. Nakita niyo, meron ka na ditong inverter AC. Meron ka itong sliding door na may screen. Ito mga UPVC, mga high quality. Tapos, ito na yung iyong covered lanai. Let's go! Empathic din itong mga accent wall na to. So, meron ka pang design dito. Cute yung dalawang upuan. And meron kang pocket garden. Dito naman, open air na lang para at least mabuhay ang mga plants. Kasi ito yung nakita natin nung nandun tayo sa loob. Ayan o, buhay na buhay ang yung mga halaman. May vertical plants ka rito. Cute siya. At dun sa other side, tignan natin. Uy, ang cute din ng kanilang flooring dito. May design. Pero dito sa part na to, kasi i-utilize mo na to as your sampayan. Kaya nakikita mo yung mga ganyan. Kaya ito, parang hindi ka madulas. Yung mga non-sleep na tiles. Pero meron ka pa rin mga plants para laging refreshing yung space, no? Tapos talaga namang ang taas ng wall ng neighbor, pati ikaw. Meron pang texture ang iyong wall. Tapos sa part na to, nandito na ang iyong booster pump, pressure tank, at sa taas niyan. Kaya meron kayong nakikitang ladder nandun ng iyong water storage. At accessible yung ating helper's room, pati yung kitchen or dirty kitchen dito, kaso naka-lock. Pero diba, highly secured ang bahay mo. Meron ka ditong gate. At papasok na ulit tayo para makita mo na ang interiors uli ng iyong house. Dala tayo dito. Na-appreciate nyo rin ba yung mga furnished house kagaya nito? Kasi ang ganda na ng mga spaces, no? Ginawa na ng interior designer. At meron ka pang intercom. Kasi ready na yung PLDT nito, yung bahay mo. At papunta na tayo sa iyong kitchen. Ayan, medyo may division siya dahil meron ka rito mga wood tiles. Ito naman yung mga puting tiles sa dining and living area. And you have a sizable kitchen na may center island. Actually, double na rin to as your breakfast nook. Ayan, kaya meron ka na rito upuan. O diba, pwede kayo dito kumain. Pwede ka rin dito mag-prepare ng mga food. Tapos, fully furnished kitchen. Kita nyo naman, pati mga appliances nandito na lahat. Meron ka ritong microwave, meron kang oven, meron ka pang wine rack. At kung natatandaan nyo, meron tayong door. Yung papunta sa parking, ito yon. So kung galing ka nga sa iyong parking niya, diretso ka na rito sa kitchen kung may mga dala kang groceries. At meron pa ritong ganito, kanina tinanong ko, ano to? Yun pala, ito mo nakatago siya o, yung circuit breaker. O, diba nice? Talagang pinag-isipan ang iyong house. Meron kang double door refrigerator. At ito, nagustuhan ko rin itong nanotech. Kasi meron ka na kagad hot and cold and normal water. Ayan, may pa-copy pa dito. Kasi naka-embed na to dito sa iyong kitchen. Kasi magpa-function na siya on its own. So, di ba, meron ka ng kagad purified water on your kitchen. And you have your 5-burner stove, Metastonium brand. Meron kang Elba na range hood. At, look oh, meron kang pot peeler. So, just in case na nagluluto ka at medyo kinapos ka ng tubig or sabaw, yan eh. Bubuksan mo lang siya, may tubig na lalabas dito. So, very convenient. Ayan. And, we have our sink. Meron kang movable faucet. Tingnan ko lang itong ating mga cabinets. Mga modern design cabinets. Let's see this. Ito, meron ka ng mga baskets. So, lalagyan mo ng mga plates.
Kasi kumpletong-kumpleto yung mga ganitong bahay. No? Pati yan iniisip ng owner ngayon, yung ating seller. Para naman hindi mo na kailangang maglagay dahil naka-embed na talaga. Tapos marami kang mga cabinet. Ito lalagyan ng mga fork and spoon. Tapos if you look up, kitang-kita natin yung ating 6 na camera, CCTV. So kung nandito ka sa kitchen, nagpe-prepare ka ng food o may ginagawa ka, makikita mo agad kung meron ka bang visitor o ano bang nangyayari sa iyong bahay sa paligid. Ayan, 32 inches yung ating monitor. Tapos we have this food pantry. Ayan, so dito yung mga groceries ilalagay. Ako na-appreciate ko to kasi naka-ano siya eh, para siyang nakalubog dun sa wall. So parang di mo papapansin na cabinet pala siya kasi hindi siya nakalabas, diba? So I appreciate this kind. Tapos floor to ceiling yung height niya. And we have daily kitchen. Labas tayo. And this is your daily kitchen na may mga honeycomb style na tiles. At maaliwalas dito kasi meron kang skylight na mga roofing. Tapos marami ka rin mga cabinet, mga shelves. Nandito ang iyong double sink. May orasan pa. At meron ding CCTV. Eto, pwede ka rito maglagay ng another stove. Tapos yan, meron kang nakaabang doon para sa mga gasol. Eto naman ang iyong laundry area. Meron ka ng front load washing machine na pag nilagay mo dyan yung mga damit, paglabas, malinis na at tuyo na, syempre. Parang paplansyahin mo na lang. So eto, pwede ka pa rin mag-prepare. Ang daming nagagawa dito sa iyong daily kitchen. Eto naman, parang doubled na siya as pwedeng kainan ng iyong helper. Pwede siya maglagay dito ng upuan. And dito, bathroom niya. Malinis. Ang ganda rin ang bathroom. Uy, napapansin niyo ba? May mga sampayan ba rin dito? Kasi di ba pag maulan, tapos hindi ka pwedeng magsampay dun sa labas. Ayan, meron dito yung mga indoor na sampayan. O di ba? Naisip pa yun ng developer. And eto naman, uy, malaki pa siya. Storage area. Lahat ng mga panlinis sa bahay dyan, pwede mong store, mga sabon. And this is your helper's room. Dalawang helper ang kasya dito kasi meron ka ng built-in na double deck, may built-in cabinet. Tapos, ito na yung access natin papunta dun sa covered lanay. So, may sampayan uli. Nakalock lang siya. Pero ang linis ng iyong daily kitchen or utility area. At pupunta tayo uli sa loob para makita niyo naman yung ground floor bedroom. Let's go! Yung price and full details na niya sa description box below the video at makikita niyo talagang reasonable ang price ng iyong furnished house. At eto na nga ang ground floor bedroom. Let's see. At bagay nga itong ground floor bedroom sa mga kasama nating senior para hindi na sila akit sa second floor. At nakasuggest na kagad dahil meron ka ng headboard, pwede kang maglagay dito ng double bed. Tapos fully air-conditioned din ang iyong room. Ayan. Meron ka ritong pwedeng study area or pwedeng vanity. Ready na yung mga USB tsaka mga outlet to. So sa mga nag-work from home, pwede sila dito. Tapos floor to ceiling height din yung iyong cabinet. Ayan. Mga modular cabinet. Tapos ito, may provision ka para kung just in case maglalagay ka naman ng TV, pwede rin kasi ayun yung bed. At syempre, meron ka own bathroom. Wow, ang nice! Nung kanyang tiles, para siyang wood yung design. Tapos double shower. Ito, mga tempered glass. Meron ka ng bidet sa iyong water closet. And you have your sink. Merong total of 4 bedrooms ang iyong furnished house. At bago ko naman ipakita ang iyong second floor, syempre request ko rin na check mo yung ating Facebook page na Home Search PH para makita mo yung pictures nito at marami ka pang makita mga nice houses. At akyat na tayo! Bukod sa CCTV ready, Wi-Fi ready na rin itong house mo. At ito na kagad yung open to below. Kita natin yung magandang ceiling treatment, mga woods yung design. At pag tumingin ka dito, ito naman ang iyong dining area na may 8-seater na dining set. Oh, ang cute din ito. Yung mga design naman dito sa wall na to. Check na natin yung mga bedrooms at mauna tayo dito sa bedroom number 1. Wow, ang nice din ng kanilang design dito para ito yung magiging headboard. And meron pang light, oh. Oh, diba? Kasya dito kahit mga queen size na bed. Fully air-conditioned room. May mga screens na yung mga windows.
Tapos ang ganda rin itong part na to. Ito na yung pwede mong gawing study area kung meron kang mga kids. Ayan, upuan na lang ang kulang. Tapos ito yung mga USB. Ayan, may mga ilaw din, no? Tapos meron ka dito mga fluted panel. Tapos ito, parang bookshelf na rin. At kung ano-ano pang pwede nilang ipatong dyan. Ang daming paglalagyan, diba, ng mga toys ng mga kids. Tapos meron ka rin ditong floor-to-ceiling height cabinet ng mga soft clothes. Tapos yung ceiling naman natin, mataas din. May mga cove lights tayo. At may own bathroom. Natin. Ang cute din. Meron kang mga cabinets dito. Medicine cabinet. Kompleto ha. May bidet. Tapos may mirror. Ito yung double shower. Tapos may bathroom dish. Ito pa rin, ang cute pa rin. Ito nagagandahan ako dito sa design ng tiles na to. Wood tiles. Ito mga tempered glass. Let's see other bedroom. Home searchers, just in case meron kang lot na gustong patayan ng residential house or kahit commercial building, pwede mo akong tawagan na kasi may mga partners tayong reliable, builders, architect, contractors. Ito naman yung second bedroom. This is a bigger room. At ang ganda rin ng kanyang board and batten wall. At may cute kang mga lights dito. Ito naman, floor to ceiling height cabinet. Kasya dito kahit mga king size bed. Tapos on the side, ito na yung pinaka-study area mo. Fully air-conditioned din. Ready na rin yung mga USB. Tapos maliwanag dito kasi meron kang window na may screen. Tapos meron na rin mga grill. So talagang safe ang iyong house. Meron siyang own bathroom din. See? Okay, ito naman, iba yung design ng kanyang bathroom. Parang combination siya ng gray and white. Tapos ang cute din ng kanyang mga cabinet dito. Kompleto pa rin ha. May mirror, may light. Meron ka pa rito ang outlet o tsaka bathroom niche. You have your bidet sa iyong water closet and you have your double shower. Ito naman yung family area. At na-impress naman ako dito sa style ng design dito. Pwedeng gawing bookshelf, pwedeng display rack. Ang nice, no? Tapos maluwag din dito. At meron kayong nakikitang mga doors. Kasi itong bahay na to talagang kompleto. Ito ang iyong pwede mong gawing computer room, pwede namang study room or library. O ayan o, maglalagay ka rito ng mga chair, meron ka ng USB, tapos may mga shelves ka rito, may mga cabinet. Fully air-conditioned din itong yung room. Ito naman, may pwedeng gawing sitting area din. O diba, tapos ang dami mo rito mga shelves. Kaya na-appreciate ko itong, kahit small room siya, talagang functional siya. So, you can use this as your computer room. At may another room, katabi lang nito. Ito naman ang iyong walk-in linen closet. Ayan, malaki din, di ba? Lahat ng mga beddings mo, nandito na. Pwede mo dyan i-store. Or storage room na rin siya. Ayan. So kung ano yung mga pwede mong ilagay, kahit ano, kasyang-kasya dito. Tapos maganda kasi may mga shelves. So dito yung mga pwede mga towels. Tapos dito, kahit nga yung mga gown, mga long gown, pwede dyan, no? At eto, meron ka rito ng balcony. Puntahan natin. Ang laki pa ng balcony. Ang cute ng mga tiles. Tapos ito mga tempered glass. Kita mo ko dito yung ating neighborhood. Ang ganda ng location nito. Malapit sa SM, malapit sa Robinson's Mall, pati sa mga Vista Mall. So very accessible itong iyong house, even sa school, sa church. Kaya nice location. Pasok ulit tayo. Sana nga makita mo sa personal itong bahay na to para ma-appreciate mo yung mga architectural details. Talagang pinag-isipan. At ito na ang master bedroom. Check natin. Huge din ang iyong master bedroom na fully air-conditioned. Meron kang drop ceiling. Tapos meron ka ritong, ito na yung pinaka-media wall mo. Ready-ready na maglagay ng malaking TV. Yan, meron ka na dyan provision. May mga outlet na rin. Tapos oh, meron ka ditong 32 inches na CCTV. Kita mo yung nangyayari sa loob at labas ng iyong bahay. At meron na ring telepono. So this is your media wall na may mga cabinet na rin. At may malaki kang window dito na may screens. At kita mo na agad ang iyong balcony. And ito na yung pinaka-headboard mo. O diba, may meron kang design na fluted panel at king size bed, kasyang-kasya. Tapos dito meron ka pang lights, oh. Ayan, dito mo. May mga cabinet ka na rin dito. At meron kang walk-in closet. Check natin.
At ang ganda ng walk-in closet nila kasi clear yung design. Mapipilitan ka talaga ayusin ang iyong mga damit, mga bags, yan. Pwede mo diyang i-showcase. Dito naman yung mga long gown. Tapos meron pa doon hanggang sa taas. May cabinet ka. And you have your bathtub. I highly appreciate mga houses na may own bathtub. Kasi yun, para kung gusto mong talagang matanggal ang stress mo, pwede ka ritong mag-stay for ilang minutes. Tapos maglagay ka dyan ng mga scented candles, yung mga flowers, di ba? Daming pwedeng gawin para at least makapag-relax ka after a day's work. May shower din, tapos marami ka rin din mga shelves. Dito marami pa rin mga medicine cabinet. And you have your big mirror. Tapos ang lapad din ang iyong sink area. Ito naman ang iyong double shower. Meron ka rin bathroom niso. Just in case ayaw mo namang mag-bata, gusto mong quick shower, ito naman yung space na yon. At mga tempered glass. Ito naman ang iyong water closet na may bidet na. At may exhaust dito sa iyong bathroom. At home searchers, kung nagustuhan nyo nga ito, tawagin nyo na ako. Nandyan lang yung number ko sa my description box. Ngayon naman, request ko na i-click mo yung subscribe button here. Ito yung mga latest videos at ito naman yung mga similar videos. And I will see you on the next video!